Hi guys, welcome to Atoy Cosa Vlog. We are now at Manila Auto Salon 2023. So ngayon lang medyo walang tao sa show, kaya mapapakita ko na yung mga display natin. So, this is our booth. So, ang una kong gustong ipakita sa inyo, I think this Camper Light Ace. So, ito yung Light Ace namin na vlog namin before, na 7-seater. Pero today, ang ginawa namin dito, convert namin into camping van. So, itong Light Ace na to, mamaya na. So, unahin muna natin ito. Itong Light Ace na to, this Light Ace is aluminum van Light Ace. It's about 650,000 peso yung Light Ace. Again, hindi na magsasabi ng specs ng Light Ace dahil I'm sure marami na nagpo-post yan sa internet. So, mag-focus na lang ako dito sa ginawa nating camper van. So, itong camper van natin, una-una, outside, you can see the Vinyl Frog sticker. Ito, Vinyl Frog sticker, ito, it's a color green and choice na pinili namin for this car show. Tapos, ginawa namin parang old school yung rim. We painted white. So, as in, original siya, pinturan lang namin ng white. And then, the bumper, ginawa namin ng accent. Instead of all black like this, ginawa namin ng sticker left and right para lang magkaroon ng aggressive look. So, this is the first camper van na Light Ace na ginawa natin. Kung napalit yung vlog namin before, it's not a Light Ace, it's a China van. So, this is the official Light Ace na ginawa natin. So, bago tayo pumasok, pakita ko muna yung ano. So, if you see the panels, so lahat ng windows yan ay imported. So, yung mga nakikita niyo, yung mga motorhome na mga how it works, same thing. So, pagpasok natin, papakita ko sa inyo. So, pag nakita yung buong panel natin, ang buong panel natin, wala kayong makikita ang hati. So, yung panel na ginamit natin is one-piece panel para maiwasan na rin yung leak. At saka, that material is parang nag-rejection. It's a heat rejection material. At the same time, yung framing na ginamit namin dyan, it's about medyo makapal. Imagine mo yung ice candy na box. So, insulated na insulated ka. So, naglagay kami ng 0.6 horsepower na aircon. Even naman ito, 0.6 horsepower na aircon, lalamig. Commercial muna ako, mahilig ba kayo sa bangus? Meron ako dalang bangus. Hindi nga! Yan yung bangus na daing ng daing. So guys, pakita ko naman sa inyo yung loob ng Light Ace to. So guys, pag nakita nyo, yung doors pa lang natin, makita mo, ito yung imported doors na parang every time nag-build kami ng camper van, we want it to look like legit at saka yung parang natural yung ganda niya. So, we import this door at saka itong window. And then, tara, pasok tayo. Teka, bago pala pumasok ha, kung sakaling nasa lugar ka na malamig at ayaw mong malamukan, at gusto mong komportable ka, mayroon siyang screen na nasasara na ganyan. Diba? So, tara, pasok. So, pagpasok nyo, you can see the sofa bed. So, yung vlog namin before, na ginawa namin, halos same thing, pero iba lang yung mga interior component na nilagyan namin para lang mas maging maliwanag. So, yung mali namin before, na bago na rin namin. So, ito na siya. So, again, this one is a sofa bed. So, ito yung meron kaming freezer. Na yan. So, this is about, I think, 45 liters or 60 liters. Tapos, nabubuka siya na ganyan. Tapos, itong window na to, same thing kung sakaling gusto mo ng medyo malamig. Tapos, kung gusto mo ng privacy, aangat mo siya na ganyan. Sarado siya. Same thing with this one. Ang lalaki ng mga window dyan para kung sakaling emergency, talon ka na lang kung saan mo gusto na mabas. Kaliwa or kanan. Tapos, we have the electrical... Ano ba tawag dito? Breaker. So, this is the sofa bed. So, itong sofa bed na to, meron siyang storage. So, itong storage niya, para lagay mo ng gamit. Pwede mo siyang lagyan ng solar battery o lithium. Sa amin kasi, wala pa kami nilalagay, pero this is how it looks. Tapos, ito yung kama niya. So, ito siya. So, ang na-improve namin dito, dati, hindi ako kasha itong buong side na to. Pero ngayon, dapat tanggalin ko yung shoes ko para sumakto ako. Yan ah. So, I'm 5'10". So, saktong-sakto ako dito. So, perfect siya pang dalawang tao.
Tapos meron siyang, again, the vanity mirror. Yan. Sink. Tapos faucet. Tapos nandito rin yung 45 liters namin na lagay ng water. So yung gray water niya sa ilalim. Tapos itong shower, yung flooring namin na improve na namin, this is a fiberglass flooring na. Tapos we have the shower. Yung shower niya, yung window ng shower niya, same thing na anong choices na gusto mong gawin. Ganyan or ganyan. So next, yung in-improve namin dito, dati ginawa namin, meron siyang parang hagdan. So sa ikaw, ang pangit tingnan. So ang ginawa namin, gumawa na lang kami ng stepper na kahit papano, part na lang ng look na lang, naging part na lang rin ng design. So pwede mo lagay ng shoes mo kung aakyat ka para easier. So pag aakyat ka, depende paano mo aakyat dito na gusto mo. In my case, ganito. Ayan. So, kung matutulog ako, gusto ko rin buksan yung bintana. Ito, nabubukas ko rin to. Ayan o. So, same thing. May saraduhan dito na ganyan. Kung malamig yung panahon. Actually, isa lang ako. Pag dalawa kami, masikip na. Pero pag dalawang bata, I think kaya. So, meron akong privacy na curtain nilagay dito. Para kung gusto mo isarado. Diba? Tapos, we use 0.6 horsepower na aircon. Again, even though 0.6 Chigo aircon ginagamit namin, malakas yung lamig niya pag nasa side siya. Bakit rin? Kasi, kayang i-drive ng 2kVA genset ang 0.6 horsepower na aircon na wala ka masyadong iniisip. So, properly insulated yung camper van namin. Kaya, kahit 0.6 yung aircon mo, talagang lalamig siya. Same thing, overhead cabinet, para kahit anong itapon mo dyan, mabilis makita yung mga gamit mo. Yan siya. So guys, medyo paulit-ulit na yung sinasabi ko kasi the other vlog ko, halos same, ito na improved version lang to. Pero sa mga hindi pa nakakunod ng isang vlog namin, we're so proud to show you this Toyota Light Ace na camper van na ginawa natin. It's 100% local product. Tapos lahat ng structural natin na ginawa, hindi siya welded, hindi siya yung mga square tube. We use mga galvanized steel, it's computer cut. So nagagawa siya in 3 hours, na-form na namin yung framing. Tapos we have 10 years warranty on the kalawang na hindi siya kinakalawang dahil sealed na sealed siya tsaka galvanized siya. Ang pinaka-disadvantage lang naman ito kung binangga ka. Pag binangga ka or nabangga mo, nagasgasan mo, yun lang ang hassle. Pero other than that, most of the comforts like that naman eh. Kahit anong trailer bilhin mo, syempre you have to take care of your exterior naman. Tapos, saan pa papapasok itong ginawa naming camper van? Itong camper van na ginawa namin ay pasok na pasok siya sa, pwera dito sa Light Ace, pasok siya sa L3, pasok siya sa mga Hilux na 4x2, Isuzu man yan, Toyota man yan, Mitsubishi man yan, basta yung 4x2 na single cab, pasok to. Pasok rin ito sa mga Kia or Hyundai na crew cab kasi ang width nito it's about 6 foot tapos exterior ha? Tapos ang length nito is 9 foot so overall with yung ulo na yan it's about 11 foot ang buong loob niya so etong area to pwede maging kama pwede mo siya gawing storage ngayon lagi tiyatan sa amin anong power ba nilalagay namin solar ba yan o may battery pack ka ba. Lahat naman pwede may ikabit eh. Pero we sell this camper van. Yung bibili na sa amin, ang bahala na maglagay kung anong klaseng power. Kasi, for example, solar power, it's not our expertise. So, kung sakaling may nasira, we don't like to be liable on that na or wala kaming expertise to repair. So, we can recommend you, if you buy this unit, the solar supplier or the battery pack. So, I think one of the best battery pack na nagamit namin sa market is the EcoFlow. I don't know who's the owner of that brand, pero I would say na sa mga battery pack, siya ang pinakamagandang nagamit namin for the camping battery pack. Sana magkaroon na rin ng kalaban si EcoFlow. Dahil yung price niya, hindi rin friendly, pero syempre, maraming mura, pero hindi kasing ganda niya. Pero, in terms of quality, okay sa akin ng EcoFlow. Okay, next naman. This one is a local built.
camper van. We're so happy na maraming sasabi hindi pa naman uso or sikat ang camper van sa Pilipinas. Okay lang naman eh. Kasi as long as you love what you do, at saka parang you share your people, your passion, someday, pag sumikat yan, at least, isa ka doon sa mga pioneer na gumawa. Again, marami rin gumagawa ng camper van. Pero sabi ko nga, kanya-kanyang stages yan kung paano mga perfect ang isang camper van. Before namin na perfect yung all of these ideas and how to build this structure, ang dami rin namin pinagdaanan. So, all builders out there, I think dahan-dahan matutunan rin natin sabay-sabay kung paano paganda yung lahat. Pero syempre, kanya-kanyang sikreto tayo. Baga yung diskarte namin. So, pero no hate. Everybody are welcome. Baga kwentuhan or ano mo yun. This purely business lang naman. Nakakatuwa lang itong ginagawa natin. So, this is the first lightest camper van in the Philippines. Kasi ang dami natin nakita sa mga online. Ang daming magaganda sa Japan, sa Taiwan, sa saan pa bang bansa. Basta Asian country na gumagawa itong lightest. Sobrang nakakatuwa. So, guys, if you're interested with this one, you can call our office at 3411-5858. Price of this one pala is $1,650. So, bakit $1,650? Basta ang tandaan nyo kay Ato is the $1,000,000. Ito yung buong kahan na to. Yung $650, kahit ikaw na bumili ng light ace mo, dali mo sa amin, sasalpak na lang namin. Tapos, we have a royal cord dyan sa labas para lang may power outlet ka na kung saan mo gusto isaksak. Okay, next, ang pupuntahan natin, ikutan mo natin ito. Pagka-ikot ito, pupunta tayo sa light ace natin na may ginawang light ace na yung kanina yung color red, yung katabi nito, which is yun. From a 7-seater, kinonvert na namin ito a camper van. Kasi yung 7-seater na yun, yung nagawa naming vlog, I wanna say thank you to all viewers na comment, nagbigay sa amin ng inspiration na about the light ace. Guys, I always tell you guys naman na yung light ace na ginawa namin doesn't need you guys to buy our product. We just want to show you ano ang pwedeng gawin sa light ace. And then, kopyahin nyo. Kayo gumawa mag-isa. Okay lang rin. Ang importante lang, pare-pareho yung passion natin. At natutuwa tayong gawing multifunction or maximize yung pwede gawin sa light ace. So, labas tayo dito, ikutin natin yung isa. So, ito yung look yan. Ito yung ginawa namin na aircon. May housing siya. So, nilalagyan mo na siya ng hose kung gagamitin mo para meron kang hindi tutulo-tulo yung aircon mo. Tapos, we have the toolbox here. Yan o. So, minaximize namin yung space kasi sayang eh. Tapos, yung lagayan namin yung genset. May sabitan kami dito sa ilalim. Para yung 2kb genset mo, maliisin yung pagkalagay. Tapos, ito naman yung outlet plugs niya. So, you have the royal cord. So, ito royal cord na sasaksak mo lang para yung power mo buong loob, buong gabi nandyan na. Tapos, guys, meron pala magtatanong sa amin, saan ba pwede dalhin tong van na to? Itong van na to, we're going to build about 5 units of this one. Ang gagawin namin, good news namin sa mga walang pambili ng camper van, nagpapa-rent na rin kami ng camper van. So, magbubula kami ng 5 units na to and then we will share to you guys kung ready na kami. We have partner like, for our tiny house, we have a partner in Tanay, which is River Ranch. So, abangan yung mga outdoor peeps. River Ranch, magdi-display kami ng tiny house. If you have special occasion with your family or partners, pwede nyo subukan yun. And then, same thing with this one. Ito yung tipong, kunyari, meron kayong date, gusto yung mag-drive kayo. Yung experience, we partnered with Daan App. Yung Daan App, parang lalagyan namin yung Doon App pala. Hindi pala Daan, Doon. Doon ka na Daan. So, Doon App. So, ipapartner namin kasi it's not our business na magparent ng camper vans. So, gusto lang namin idea, but in terms of operation, wala kaming expertise doon. So, we partnered with Doon. So, they will the one who's handling our fleets for rental. Next, we go to this light ace. Kung maalala nyo, itong light ace na to, ito yung ginawa nating light ace na 7-seater. So, instead of a 7-seater ngayon, itong car show, ginawa ko na siyang pang-camping na rin. So, nilagyan natin ng sink. Yan.
Tapos, ayan, nakalagay for sale. Ito yung price. Kung gusto nyo na malaman, kung gusto nyo bilhin to, this is the price. Pero kung feeling nyo lang, gusto nyo lang malaman at makita, para alam nyo lang, at least alam nyo na. So, ito naman, pag binuksan mo to, nandito yung gray water niya at saka clean water niya. Tapos, meron siyang bukasan dito na ganyan. Tapos, to, taguan ng ganyan. Parang ginugutom ako, nangangamoy bangus, ha? Ay, may bangus pala. Makain ka naman ng bangus. Teka. So, ito naman. Meron kaming cooler dito. So, this one, a freezer and a ref. So, ito siya. Tapos, meron ka pang cabinet na. So, lahat ng space na pwedeng taguan, nilalagyan namin ng storage. Ito rin, pag binuksan mo, storage to. So, left and right. Nakababa lang to. Teka, angat ko. Yeah. Toy, kanina may nagtanong doon paglapit ko. Oh. Sabi, narinig 1.1 daw to. Oh. Eh, tinatanong kung kasama ka raw, kung magkano raw. So, guys, teka. Si Bangus talaga. Talaga, huwag napansinin yan. So, ito, meron kaming, yan. Meron ka pang taguan ng space dito. Kung ano gusto mong ilagay. Kumot mo, unan mo. So, tapos hihiga mo siya. Pero atras ko muna. Ito, pag ilatras mo, power din yung atras niya para kukunin mo yung sagad na atras. And then, papakita ko lang sa inyo recline ito, ah. Dati, kung maalala nyo, may fold and tumble seats to at saka may carpet. Tinanggal na namin. So, plano rin kasi namin iparent to. Kung di man siya mabili sa car show, kahit iparent namin, bali wala naman. So, yan. Taya. Okay. So, mamaya itong tent na to, ah. So, ito, ginawa natin ganyan. So, kung manatulog ka, pwede mo siyang higaan na ganyan. Ngayon, kung gagawin mo siyang kama, i-aabante mo to. So, kung mapapansin nyo, itong upuan na to, itong original na upuan na to, ang original na shape ng upuan to is pa ganyan, eh. Pinutulan namin para mag-fold siya dahil doon sa may driver side. Pag hindi mo tinanggal, hindi siya nagpo-fold. So, yung headrest, hindi pa lang namin nalagay, pero ilalagay rin namin yung headrest para gumanda. Kasi hinabol lang namin for this car show. So, yan. Ang purpose niya, kaya binaba mo, para... Ang purpose niyan is ito. Pag matutulog ka na, iabante mo siya ng ganyan. Okay. Ito yung sagad niya para pwede mo nang tulugan. Diba? So, ito kasi ginawa namin, itong camper van na to, pwedeng pag-apat na tao bumabiyahe, so, pwede may matulog na dalawa dito, and then, dito pa yung dalawang tao, so may hagdan ka. Ito. Para umakit ka dito sa taas. Hindi ko naakyat din, ah, pero ito siya. Yan yung loob niya. Magbo-vlog pa ako, ayoko pang umakyat. So anyway, itong ano to, itong lighting sa to, ito yung ano, it's a vinyl frog sticker at saka black rhino wheels ang kinabit namin dyan. So itong look na to, ito talaga yung binago namin sa light is na panel van na to. So, again, yung windows namin, baka nakalimutan lang, this is the local windows we did. So, ngayon, na-improve pa namin ngayon. Na-improve namin dahil yung glass supplier namin, gumawa kami ng glass na yung piping niya ay nakadikit na sa loob ng salamin. Tapos, meron pa lang hindi umabot. Meron kami in-order na window dito yung nagpa-pop up. Kasi since ginawa na namin camping light ace to,
nagpa-pop up dapat. Kaso, hindi umabot sa car show. So, next vlog namin, makikita nyo, itong window nito, nagpa-pop up na pabukas. Okay, next, we go to this UK trailer. Itong UK trailer namin, ito yung 8 meters na trailer na ginawa namin. Good for 4 people. May tao sa loob eh. So, ang gagawin na lang natin, papasok ko, papakita ko lang saan yung tulugan. Tsaka yung tulugan doon. At tsaka tiyan mo, ang nakakatuwa dito, yung walk-in closet niya, ang luwag-luwag. So, tara, silipin natin. Good afternoon. Okay. Guys, ito yung loob ng van na to. Merong sofa. Tingnan nyo, komportable yung mga kasama ko. So, ito, nahihila yung gitna na yan, nagiging kamay. Napakita ko sa ibang vlog ko eh, pero gusto ko na i-share sa inyo yung closet sa loob nito. Tara. Set up para kay mommy and daddy. Oh, ang luwag oh. Di ba? So, pagkapasok dito, di ba? Ito, meron kang sarili mo pang bow. Sobrang, parang kang sa bahay. Tapos may sink ka dito. Tapos ito yung shower, shower space. Tapos, meron kang lagayan ng mga gamit mo. Yan. So, yung mga, kaso maliliit lang, siguro towel, shampoo, or anything na maliliit. So, punta naman natin kabila. Uy, nawala yung mga bisita ko ah. Nahiya. Buti lang yung naramdaman nila na gusto ko mag-vlog. So, ito yung hinihila dito. Pag hinihila mo siya, ito, may hila mo siya hanggang dulo. Tapos, ito, uusugin mo dito. Tapos yung sandalan eh, magiging kama. So, again, napakita ko sa isang vlog ko eh. Pero guys, pasok naman tayo ngayon sa after nitong next unit ito, meron kaming Photon Toano. Itong Photon Toano, nagbi-built and sell kami ng mga van. So, mamaya na, sige, tumuli tayo. Hello. Guys, ito naman yung camper van. Kasama ko si attorney. Yeah. Ito yung attorney ko. Pag may katwiran, paglaban mo. So, ay, ibig Josh. Wala laban niya. Ito si Boy Bangus. So, ito perfect to pang one couple, two people. So, nagiging kama to. Mga cabinets. Dressing room. Portalet. And shower. So, yan. Actually, dami namin ganyan, pero pinapakita ko lang interior nito. Dahil yung ibang interior na ginawa namin, nakita niya. So, ito, different layout. Pero yung feel niya, this one's not brand new. It's a second-hand one. Nirefurbish lang namin para magmukhang fresh na fresh. I don't like to say bago. Fresh na lang. So, next we go to Photon Toano. Ihuhuli ko na itong LC200. Itong LC200 na sobrang happy kami sa ginawa namin dyan. Okay. Photon Toano. Itong Photon Toano to, since nagko-customize kami ng van, nagbi-built and sell din kami. Ba't kami nagbi-built and sell? May mga client kasi na gusto nang bumili ng van ay na mag-intay na anong available ninyo, meron bang mabibili. Well, ito yun. Ito yung isa sa mga unit na binibenta namin. Meron din kaming H350, meron din kaming Toyota Tourer. Pero ang Toyota Tourer, hindi mo ba pinapost na bibenta ka agad? So, we're selling this 2017 Photon Toano with brand new customization. So, meaning, second hand yung van niya. Before kami bumibili yung van, syempre pinipili rin namin anong maganda at low mileage na van na pwede namin bilhin sa market para pag meron man bumili ito, hindi naman dehado. Baga komportable ka pa rin. Tsaka alam mo, condition pa yung makina. So, ang layout na ginawa namin dito ay 6-seater. So, meron siyang captain seats na may footrest. Tapos, entertainment system na ginawa namin dito, medyo upgrade. We install a focal setup with 24-inch TV. Tapos naka-separate yung head unit niya
para yung original, yung mga, yung driver, kung sino man nagmamaneho nun, kung makikinig ka ng radio, nandiyan pa rin yung stock radio mo, pero tong sa likod mo, naka-set up yung sound mo na using this head unit. Tapos this one, so ito yung footrest, pwede ba iangat at ibaba, tapos may atras abante at recline. So ito naman likod, papakita ko sa inyo. So itong likod niya ng upuan, nagsiswivel itong dalawa na to. So pwede ka maglagay ng table dito para nagmi-meeting yung, pwede nagmi-meeting yung apat habang bumabiyahe. So we have this curtain. Yan. Matigas pa. So, tapos lahat ng ibabaw niya, may overhead cabinet siya. Yan. So this unit, ito yung mga ginagawa naming we buy and then we customize para sa mga client na gusto immediately meron na. So next we go to the activation trucks. Okay, to activation truck na to, display namin to kasi usually mga corporate client, they want it truck rental. So for example, Eurotex foam. Kung gusto mo mag-display ng different types of kama mo, pwede siya ilagay dyan. For example, nagbebenta ka rin ng, for example, ng motor. Pwede mo rin i-display yung motor mo sa loob para siya may aquarium. Imagine mo, para ka bumibili ng matchbox na may karton ka, tapos ito yung pinaka-plastic para makita yung loob. Pwede na siyang gamitin sa mga event na judging or kailangan mong, sobrang init ng panahon, kailangan mo nang may malamig na space, ito rin yun. So, we have the 2-horsepower aircon window type, and then we also have the wind curtain para hindi lumabas yung lamig. And then, guys, nandito na ako sa finale. This is the LC200 of Tonton. So, this one is a 2012. Ton, ikaw muna mag-explain sa labas. Napapagod na ako, okay, pahinga lang ako. 2012, nasa yung mic eh. Oh, sige, sayo mo na yung mic. Okay, so 2012 siya ng customer natin. Tapos ginawa natin dito, niligyan natin ng Tin Enduro Pro Plus na shocks, Super Pro na anti-sway bar, nag-Voss and HFA tayo na flow form. Makikita niyo yung mags na to is floating caps. So yung center cap niya, yung Voss, nakatayo lang siya. Hindi gumagala yung center caps. And then naka-Falcon STZ05-285-4522. And then, naka-original kits. This is original paint. No? So, yung original paint na to, sinaramic coat ng wife ko, na si Denden, using Kamikaze Collection International na ceramic. It's Miyabi and Zipang. What else? Yung exterior, ano pa ba? Naka-Borla full exhaust, naka-tuned by Speedworks Engineering, naka-ARB under vehicle protection plate. Pretty much simple lang, sir. Pero papakita kayo ni Kuya yung sa loob. Okay. Guys, sa mga fans ng LC200 or LC300, kasi, di ba, ang LC200 since 2009 hanggang year 2000, I think 2002. 2002, 2001, LC200 talagang hindi nasisira. Gumawa kami ng interior ngayon na para sa mga may LC200 na luma na, na gusto nilang palitan ng bago or medyo pangit ng leather, ito ang gusto kong i-share sa inyo. Kabila ka ba? Okay. Guys, gusto ko i-share sa inyo about the LC200. Diba, most of the LC200, yung upuan mo, yung original foam ng LC200, wala kang ito, yung parang support sa back cushion, at sa upuan mo, wala kang ito, yung makapal na ganyan. So what we did, pilitan namin yung buong upuan ng driver and passenger's side ng LC200, even the armrest, binalutan namin ulit ng same color with this leather. We use, in this case, we use genuine leather. Pero
karamihan eh, hindi kami gumagamit ng genuine leather, pero napansin namin pag LC200 owners or LC300, they want it genuine. So ang ginagawa na lang namin ngayon, naglalagay na lang kami ng options if you want genuine or not. Even the sidings, kung mapansin mo, yung sidings na ito, bago na. Dati, medyo lamog na tong sidings na to. And most of the LC200 owners, alam nyo rin yung tsura na medyo lamog na. So gumawa kami ng bagong foam namin, partnered with Uratex foam para siguradong malambot at saka komportable ang upuan mo. So gumawa kami ng mold na Atoy Customs Design na gusto namin i-share sa inyo. This is the front and the second row. Tingnan nyo, mas maganda ang second row. Pasok ko sa second row. So guys, this is the second row. Kung mapansin nyo, we customize our own center console. Itong center console na to, first row ng button na to is for recline. So recline and angat mo itong sandalan mo. And then we have the USB port. Syempre para sa cellphone, kung kailangan mong mag-charge, ito yun. We have the cup holders. And then we have the center console. So ito yung package na ginagawa namin. Some of the imported kasi na center console, sinasarado niya hanggang dito. Actually, maganda siya. Pero sa atin, ang disadvantage nun, kung nakaupo ka dito at lalabas ka sa right side, hindi ka makalabas. So we decided, ano yung nakita naming medyo baga in-improve na lang namin. I just wanna say, in-improve na lang natin yung center console ng imported. Tinanggal namin yung portion dito para pwede kang dumaan from left to right. But the comfort of the armrest still there. Diba? Tapos, next na ginawa pa namin is the seats. Kasi, ang original na LC200, hindi mo siya kayang i-atras ng ganyang kaluwag. Kasi ang original na LC200, hanggang dito yung upuan mo, the original. So about, I would say 7 inches, 7 or 8 inches yun na extra atras namin para even na matangkad ka, 6-footer ka o almost 7-footer ka, yung legroom mo, maluwag na maluwag pa rin. Pero yung sa likod, tinanggal na namin yung third row seats. Pero yung third row seats naman, just in case gusto nyong ilagay, pwede rin. Pero pag nilagay mo yung third row seats, hindi mo na maa-atras yung upuan mo na ganyan ka-atras. So imagine mo, if you use the original, ito lang yung upuan mo compared to this one. So, guys, tapos yung ginamit namin na, yung cushion na ginamit namin dito at saka dito ay pareho. Tapos, ang isa pang ginawa natin sa design ng mold natin, itong shoulder niya, ginawan natin ng parang body para maging maganda yung sharpness na look niya. And then our headrest. Itong headrest na to, sobrang comfortable siya na saktong-sakto yung neck mo. Kung nasa biyahe ka, matutulog ka, siguradong komportable ka. Pero itong headrest namin, soon, siguro I think next year, magbebenta na rin kami ng individual headrest para sa mga taong may regular car na hindi ka lang makatulog na maayos sa kotse, we have this headrest. Pero as of now, we're going to focus on our seats lang muna namin ilalagay itong headrest na bagong design na naimbenta natin. So, we're so proud of this headrest. At saka itong seats na ito ay dahil napaka-comfortable. So guys, if you have LC200 or LC300 and you want to change your interior, lalo na sa 200 nga, pag luma na, hindi na ganito ka-fresh. So, or guys, kung hindi pa kayo nakakapunta sa Manila Auto Salon, today is Friday. So we're here until Sunday. So try to visit us para makita nyo rin ito mga ginawa nating products. And then, so guys, medyo marami na rin nasabi. Marami ka pang shoutout muna kay Primo, yeah. Primo Coffee. Kaibigan ko ay Mark Marcaido sa Kawayan Isabela. Meron pa ba? Meron pa ba? So guys,
Medyo yun na, napagod na ako. Basically, itong car show na ito, marami pa kayong makita magandang kotse. Kaya, i-upload na namin itong video kaagad para sa mga hindi pa nakakapunta sa SMX, puntahan nyo yung mga display nila, Angie King collab with RV, Ronald Ventura, and then Kit Brian Howe. So, pero doon, ang dami pa sila... Overland Kings. Joel, Overland Kings. Sila Concept One. Concept One. Sino pa ba? Sila. Autoline. Marami. Sila Autoline. Sa mga si kumparing Autoline, si Alex Ong. Oh. So, guys, puntahan nyo lang kami dito hanggang Sunday kami dito. Hindi masayang oras nyo. Car enthusiasts out there. Hindi kayo magsisisi. So, guys, thank you for watching our video and always remember, Jesus loves you and God bless. Oh, subhanallah.